Noong 1984, isang namumukod na general ng PCINP ang walang awang pinaslang ng mga salarin na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakikilala. Si General Tomas Karingal, matapang na sundalo, kapuri-puring tagapagtanggol ng hustisya, ulirang ama ng tahanan. Namatay siyang mahigpit ang tangan sa gatilyo ng kanyang baril, sa gisag ng kanyang debosyon sa batas, hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng kanyang hininga. Layunin ng pelikulang ito na ang kabayanihan ni General Tomas Karingal ay magsilbing halimbawa ng isang tunay na paglilingkod sa bayan. Magsisimula ang kwento natin sa panahon ng hapon. Dadibas, kumusta na ang bata? Sir, mataas ang lagnat. Wala pa naman tayong gamot. Sige na. Kumain ka para magkalaman ang sikmura mo. Reyes, kumusta na ang sugat mo? Mabuti-buti na, sir. Sir, kailan kaya matatapos ang gera? Sir! Bagsak na ang bataan! Sir!
Masamang balita, sir. Nilusob ng mga Hapon ang Bataan at Corregidor. At sumuko na rin si General Wainwright. Anong gagawin natin, sir? Sir, sumuko na rin tayo. Anong susukong sinasabi mo? Lalaban tayo. Paano tayo lalaban? Wala na tayong bala. Wala na tayong gamot. Wala na tayong pagkain. Mamamatay lang tayo, sir. Palakas ang puwersa ng mga Hapon. Hindi tayo susuko. Sir, hindi naman natin laban to eh. Digmaan ito ng Amerikano at Hapon. Dadibas, tumahimik ka! Mamamatay tayo! Ayoko pang mamatay! Mas masarap mamatay ng lumalaban. Pero sir, walang duwag na Pilipino. Tutulungan ka naman niya. Maraming salamat ho, Tiniente. Iniligtas ninyo ang aking anak. Mabuti na lamang at dumating kayo.
Sino pa naman ho ba magtutulungan? Kundi tayong kapwa Pilipino. Tiniente, saan naman ho ba kayo patutungo ngayon? Di namin, Jack. Nagkawatak-watak kasi kami. Yun ang naging dahilan. Para hanapin namin ang mother unit namin. Babakasakali kami sa Santa Fe. Tiniente? Tiniente, napapaano ho kayo? Tiniente, dito na muna ho kayo magpalakas at kupingan at hindi kayo gumagaling. Putang-putang kayo, Tiniente. Hindi. Hindi. Kaya ko. Kailangan makarating kami sa Santa Fe. Castro! Tiniente, kaya niyo ba talaga ang katawan ninyo? Tiniente! Inay, si Tiniente! Tiniente! Inay! Minamalari ang piyata siya eh. Inay, lalong tumataas ang lagnat niya. Anong gagawin natin? Bakit naman kasi iniwan pa siya ng mga kasamahan niya eh? Naku, pabayaan mo na yung mga kasama niya. May mga misyon yun. Ang mabuti pa kaya eh, lumabas muna ako sandali, ano ha? Kukuha ako ng daon ng lagundi at ng makahiya. Makakabuti yung para sa kanya. Magaling yung para sa malaria. Sandali. Tiniente. Tiniente. Minyang, o ano ba yung ginagawa mo? Hinuhugasan ko lang ho ang mga gulay, Nay. Naku, nakakaya naman sa bisita mo at baka magising. Oo nga, natutulog pa naman ho siya. Ibig mo bang sabihin, pag nagising pa lang siya, saka pa lang tayo magluluto? Minyang, tingnan mo nga yun, baka ang tatay mo na yun. Inay, may mga puno sa labas. Ha? Ano ang gagawin natin? Puntahan mo si Tiniente. Sabihin mo magtago. At akong bahala sa mga puno. Opo, Inay. Tiniente, Tiniente, may mga puno dumarating sa labas. Hapon? Oho. Hapon? Rice for you. For you. Rice. For me? For you. For you. Here. Rice.
Okay, men. Let's go. Tomas. Kailan ka babalik? Walang katiyakan. Pero pag pinalad akong mabuhay pagkatapos ng digmaan, sir. Yes, Karingal. Because I want you to lead this delicate mission. Tungkol saan, sir? May mga shipment ng armas at gamot na ipadadala sa atin upang magamit natin sa ating mga sabotage operations bago dumating si General Douglas MacArthur. Saan ho namin sasalubungin, sir? Dito. Dito sa islang ito manggagaling ang kargamento. Sir! May dumarating mga hapon! Colonel, kami nang bahala rito. Fernando, hatid mo sila Colonel sa daang patakas. Move! Yes, sir. Let's go! Dadivas! Dadivas! Don't shoot! Don't shoot! Celso? Celso? Bring him back to the garrison. Who are your companions? And what is your mission? I'm Yutena Karingal. Serial number. 100347. Brave soldier, huh? Batoy! Hey! Yeah.
will not suffer like this. If you just tell the truth. Speak! Speak! Bakit ba sobrang galit mo sa taong yan? Di ba kababata at kaibigan mo siya? Hoy, hindi ko siya kaibigan. Nakakaawa eh. Ha! Natuto ka na rin pala maawa ngayon. Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng simpatya para sa mga gerilya? Hindi ko na kayang dibdibin ng mga ginagawa ng mga hapon na yan. Hoy, ito tandaan mo. Kung hindi dahil sa mga kaibigan nating hapon, matagal ka ng patay. Patay sa gutom! Hindi na kaya na konsensya ko. Hindi ko na kaya. Chamba-chamba lang yan. Ang agaw! Huwag! Anding! Tumas! Tama na! Tomas, pagbabayaran mo lahat ng katakantatuhan ang ginawa mo sa akin. Thank you.
Binabati kita, kaibigan. Buhay ka pa pala. Meron ba naman namamatay ka agad na masamang damo? Huwag mo naman sabihin sa akin, galit ka pa hanggang ngayon. Abay, matagal na yun. Nakakalimutan ko na yun. Patawarin mo na ako. Tutang, mapayapa ng lahat. Tapos na ang gera. Ano? Kaibigan? Kung yun ang gusto mo eh. Sige. Padala mo medical team natin sa Barrio Malumot. Kailangan nila tulong natin doon. I-withdraw mo mga gamot sa supply. Sir. Carry on. Dito po kayo, Kapitan. Salamat. Sit down. Ano bang may paglilingkod namin? May sumalakay na hook sa aming baryo at kinuha lahat ang aming mga ari-arian. Major, sa katunayan nga eh, nasa baryo pa rin namin sila. Ganun ba? Aha. Castro. Sir. Iyanta ang mga bata. Yes, sir. Lola, wala ho bang ibang tao rito? Wala. Ako lamang at ang apo kong Sirsing. Nagpunta lamang sa bayan. Ganun ho ba? Pasensya na ho kayo. Pasensya ka rin! Ay, hindi naman. Sir! Ang delikado niyan, ikaw, baka balikan ka nila. Alam kasi ng mga taong yan kung sino nakikipagtulungan sa gobyerno. Maraming salamat po uli. Solidad. Tungkulin namin yan. Hindi ka dapat magpasalamat. Sana ho ay magkaroon kayo ng pagkakataong dumalaw sa baryo namin. Para ho lalong mapanatag ang aming loob. Lalo-lalo na ho ako. Sige ho. Salamat sa kape ha. Ang tamis eh. Sir! Kumusta lagay rito? Mabuti naman ho, sir. Sila, Kapitan. Kumusta naman? Papunta pa lang ho kami. Ganun ba?
Magandang gabi po, sir. Basta't mag-iingat lang kayo. Yes, sir. Talasan yung mga pakiramdam nyo. Yes, sir. Huwag kayong magtitiwala sa katahimikan ng gabi. Yes, sir. Romano. Sir. Sumama ka sa kanila. Sumama ka na. Yes, sir. Sige. Sir. Palagay ko hindi na kayo gagambalain noon. Lalo na andito na kami. Ipagtitimpla ko muna ho kayo ng kape. Wag na. Sandali na lang to eh. Huwag na sabi. Hindi naman ako sanay magkape. Sandali na lang to. Sasakit lang ang sikmura ko niyan. Merienda, gusto mo? Huwag ka na mag-abala. Okay? Itabi mo na lang yan. Ayaw mo ba nun? Kahit wala dito ang pamilya mo, may nag-aasikaso sa'yo. Hindi ba mahirap ang nag-iisa? Tulad mo? Kung ano man ang nangyari sa atin, wala kang dapat panagutan. Huwag mong isipin na aagawin kita sa pamilya mo. Sumalangit ka nawa. Siguruhin nyo. Magdasal ka na. Ah! Ah! Ah!
Soledad! 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 Salamat, ligtas ka. Congratulations, sir. Salamat, Reyes. Sir, congratulations. Salamat, Castro. Tuloy na ho kami, sir. Ah, sir, babalik na ho tayo ng Maynila. You are to go to Camp Murphy. You are being assigned to GHQ. Tommy? Tuloy ka. Sir, tutuloy na ako. Carry on. Napadalaw ka. Aalis ka na pala. May order kasi. Sandali na lang, makikita mo ng pamilya mo. Siya nga pala, para sa'yo. Kahit paano, maalala mo pa rin ako. Salamat. Sige, mag-ingat kayo. Tommy? Ano ba nangyari sa carpet mo? Ayos na. Ha? Hindi na ba sila? Kahit malayo ka na, at maisipan mong bumalik, nandito lang ako. Naghihintay. Are, usa. Si Reyes, nandiyan daw sa loob. Let's go. Tama na yan at andyan ang papa mo. Sandali lang ho, ma. O Tom, ang aga mo ah. May araw pa. Wala kasing masyadong trabaho sa opisina eh. Hi, pa. Hi. O Mila, baka masyadong lumabo ang mata mo riyan. Eh, may exam po kasi kami. Keep it up. Yes, pa. Kung matuturuan mo ba ako ng bagong step eh, yung pang bugalo. Baby, umuusok na yung telepono. Hi, pa. Papa ko. Oo, basta. Op. O, yes, boy. Aba, saan ang suro? Eh, pa. Punta lang kami sa classmate ko sa Highway 54. Isasama ko ni si Abet. Abet, I think you need a haircut. Ano ba yung pa-kiss me yan? Gusto ba maging bakla? Dad, hindi. O sige, mag-iingat kayo, ha? Good naman. Kulang yung bigay ni Mami. Sige na naman, pa. Oo. Limang piso. Pa, dalawa naman ho kami. Ati na kayo riyan. O sige, bye-bye. Ako na ho, pa. Basta telepono, matulim pa sa alas 4. Hello, Mercy. Ah, sandali lang po. Pa, telepono ho. Sino raw? Sa headquarters to po. Hello? Ano?
natin! Ka! Sipat na! Tara! Hey, dito! Nasa kamay! Alvin! Alvin! Kapay! Bigoy! Para, Alvin! Bigoy! Wala yan, pa! Hala ka! Hoy! Doon! Bakit talaga, oh! Huwag ako! Hoy! Bigaw! Tama na yan! Tato ka! Hoy! Kayo! 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 Dali! Hippie, ah. Tingnan natin. Doon kayo makikita sa kulungan. Yung mga yan, dali sa headquarters. Sige! Gina! Gina! Peace, man! Sige lang at! Peace! Ah! Freak out! Let's go! Hindi na ho! Sige! Sir, tauhan mo to ni Alvarez. Hijo de putang karingal yan. Talaga yatang ayaw kong tantanan. Magkano ba damage? 7,000. Shit! 1,000! Anong gusto niyo, boss? Ngayon na? Wag! Relax ka lang. Oh! Attorney, ba't nakatayo ka? Nagpapahinga nga pare. May namahalas eh. Wala yun! Bigyan mo pa ng pera ito. Are you winning? Ayun, panalo! Panalo, tao pang bangka. O, kumusta na? Boss, minamalas eh. Nagtatatalo. Buti pa, magpahinga ka. Talagang ganyan ang sineswerte. Hello? Oh, ito nga. Ano? Raid? ¡Hola, Kikilos! ¡Hola, Kikilos! ¡Tommy Boy! ¡Tuloy, tuloy! Tommy Boy, hindi ko alam na darating ka. Sana'y naging panauhing pandangal kita. Sayang lang yung pagiging magkababata natin. Pero alam mo, sa ginawa mong ito, pwede kitang kasuhan. Dahil napahiya ako sa aking mga bisita. Simpleng paghingi lang ng tawad. Parang walang nangyari. Ganun lang kadali, Colonel. Pero, Judge, lalabas tayong parang gago niyan. Oh, eh, talaga naman nagkamali tayo eh. Hindi tayo nagkamali. Naisahan tayo. Naitago nila mga ebidensya bago kami sumalakay. Yan ang sinasabi kong pagkakamali. Sumalakay kayo, pero wala kayong nakuha kahit isang ebidensya. Kahit saan korte natin dali ng usapan, talagang lalabas akong gago. In order kong raid, wala palang batayan. Hello? Oh, sandali lang. Para wala ng maraming kuskus balungos, eto si Alvarez, naghihintay. Hindi ako pwedeng humingi ng tawad sa isang demonyo. Huwag ng kalagayan kong intindihin mo. Naluloko ka na ba, Judge? Colonel, mahaba ang pising hawak ni Alvarez. Abot yan hanggang sa kampanaryo ng gobyerno. Isang hatak lang yan. Tutulog ang batingaw. Anong sinalintek?
Pati posisyon mo, magiging delikado. Hindi ko utang ang posisyon ko kahit kanino. Utang mo yan sa iyong sarili. Kahit sa sarili ko. Wala akong utang na loob na dapat tanawin. Pinagsikapan mo yan, pinaghirapan, at sa maraming pagkakataon, halos pinagkamatayan. Judge, bayan ang naglagay sa akin sa pwesto kong ito. Bayan lang ang dapat kong panagutang. Good morning, Ma. Morning. Morning, Pa. Good morning. Oh, mga kapatid mo, mag-almusal na. Natutulog pa po eh. Aba, gisingin mo at may pasok pa mga yon. Sabado po ngayon, walang pasok. Sabado ba? Oh, sige po, maliligo muna ako. Oh, sige. Oh, kita mo na. Pati araw, hindi mo na alam ngayon. Siya nga pala. Ano ba yung pinagsasabi mo kagabi? Oh, Tom, bakit? Inatak na ni Alvarez ang pisi. Simula na ng pagtunog ng batingaw. Pero bakit, Judge? Petisyon pa lang naman ang iniharap nila. Wala pang desisyon ng korte. Pagtatalunan pa ang kaso. Ang palaso, kung yambay nakaumang na sa'yo, hihintayin mo munang tumama bago ka magtago? Ang warrant na inisyo ko sa'yo, ang siyang kauna-unahang pinangahasang ilabas ng isang huwes labang kay Alvarez. Talagang sukan-suka na ako sa mga pandidiktang inaabot ko. Alam ba, Kernel, nung makita kong kasigasigan mong lipuli silang lahat, pumusta na ako ng malaki. Mahabang panahong pinaglingkod ko sa bayan, kapakanan ng aking pamilya, tampangalan tinitingala ako, pinusta ko ng lahat yan sa pag-asang mananalo tayo sa wakas. Judge, nagsisimula pa lang ang laban. Hindi pa talo ang taya mo. Ang depresya sa unang deal pa lang, pusoy na tayo eh. Hihiri tayo uli. Kernel, ang huling hiri, nun sana na dapat kang humingi ng tawad kay Alvarez. Imposible yan, Judge. Yan ang hirap sa atin tungkulin eh. Kapag pinanindigan mo na tayo ang batas, sigurado mawawala ka sa pwesto. Paano natin may pagtatanggol ang batas kung wala na tayo ron? Iyon na nga eh. Paano pa tayo lalaban yan? Kung sa umpisa pala, surrender ka na. No. Nagbitiw ako sa tungkulin, hindi dahil sa ako'y sumuko, kundi dahil sa ayaw ko silang bigyan ng karangalan na patalsikin ako. Pupunta ako sa National Press Club. Tumawag ako ng press conference. Ibubulgar ko ang kabulukan nila. Hello? Judge? Sino ito? Bilang na ang oras mo, tarantado. Tarantado ka rin. Sino ka? Iho, anong oras na? Alas 9, ho. Salamat. Ay! Oops. Sorry. Si Jed, saan ang gusto? Papababa lang, ho. Sorry. Okay lang. Uy! Mahara-hara kasi, eh. Diyos ko! Sentensyado ka na! Judge!
Nakikiramay ako, Mrs. Maraming salamat, ho. Ang kriminal nga naman, babalik at babalik para usisohin ang biktima ng kanyang krimen. Bakit? May ebidensya ka? Magdemanda ka. Bakit nga ba may mga butas ang batas na maaaring pagtaguan ng hayop at halimaw na katulad mo? Pero huwag kang pakasisiguro nanding. Kayang gamutin ng batas ang sakit niya. Pag nangyari yon, ang butas na pinagtataguan mo, ang siya ring sasakal sa'yo. Tomas, kailan mo ba ako titigilan? Kailan matatapos itong alita natin? Kung napaliligiran ka na ng rehas na bakal. O di kaya, kung ang isa sa atin ay tulad na ni Jads. Pero huwag ka mag-alala ng ding. Pag nauna ka, dadalawin din kita. Asan siya? Andun. Okay, man. Let's go. Wala naman ako sa sinasabi niyo. San kwarto sa lang. Doon ko na lang paliwanag. Yan! Yan ang napula mo, animal ko! Tumigil ka! Ako ka nakasawa, matapos? Tumigil ka! Sabihin mo, pala mo yan? Ano ang sasabi mo, ha? Bakit? Bakit? Di ba? Gusto mo lang yata akong parkado. Sarada! Palamunin mo ako? Bakit? Pinalalaban din naman kitang gabi-gabi, ha? Ano ka ba? Ang bihira. Eto, animal na ito, eh. Kung ano-ano ang sinasabi, eh, wala lang ako pakinabang sa'yo. Tumigilan mo ako! Ayop ka, walang yaka tarantado. Isa sa mga suspects yan, sir. Naku, sige, sir. Dalhin niyo yan. Isilya lights ka ninyo. Pulangin yan. Kumita, hindi ako binigyan. Sige, Sargento. Dalhin yan. Sige, okay, sir. Dalhin niyo. Ay! Huwag ah! Ako! Andiyan sila! Oh! Kumusta lakad nyo? Patay na si Tiago, boss! Hindi mabibilang na investigador ang tama! Hindi na rin mabubulgar kung sinong pumatay kay Judge San Agustin. Good. Good. Pero para lalong di mabulgar,
Karingal, mag-imbestiga ka sa abo. God damn it! Back to square one. This time, I'm gonna handle this personally. George! Ito na, bagsak mo. $300 yan. May tiwala naman ako sa'yo eh. Colors. Okay, have a nice time. Ano natin? Uy, thank you. Sigarigal, takbo! Sigil! Parang si Pagdadali! Bakang demonyo ka. Pinagod mo ako. Pati rayuma ko sumakit. Reynaldo Reyes. 25 years old. Single. Fourth-year student at the Philippine College of Criminology. Ganda na record mo, bata. Wala namang kayong kakaso sa akin eh. Naglalakad lang ako pa uwi. Hinabol niyo ako. Anong malay ko kung hold-upper kayo? Natural, tatakbo ako. Sir, walang lisensya itong baril mo. 20 years maximum ang bumunin mo. Sa munti. For illegal possession of firearm and ammunition. Alam mo yan? Oo. Tama kayo ron. Walang lisensya yung baril ko. Kaya kung pinuto ko sa inyo kanina yan, libreng-libre na sana ako ngayon. Excellent ang grade ko sa markmanship. Bakit hindi mo pinsok? Sana nakatakip na ako ng dyaryo ngayon. Hindi naman talaga ako masamang tao eh. Napilitan lang ako magtrabaho kay Alvarez. Dahil mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ganun naman pala eh. Bakit hindi ka makipagtulungan sa amin? Para hindi ka maipit. Wala kang kaso. Juan Reyes. Pwede ba akong tumanggi? Hindi kita pinipilit kung ayaw mo. Kung hindi ko kayo tutulungan, di kakasuhan niyo ako. Hindi ba pamimilit yun? God damn it, Reyes! Hindi yan ang gusto kong unawain mo. Ilantad mo lahat ang nalalaman mo tungkol kay Alvarez. Madali na namin siya may didiin. Wasak ang kahayupan niya. Durog ang kanyang sindikato. Wasak din ang hanap buhay ko. Durog pati pangarap ko makatapos ng pag-aaral. Nilalabag mo ang batas? Dahil sa pangarap mong pangibabawin ang batas? Pambihira ka, Reyes, oh. Sige na. Mag-uumaga na. Maaga pa siguro ang pasok mo sa eskwela. Magpahinga ka na. Sige na. Right. Tungkol kay Alvarez. Sige, dali niyan! Sige! 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 Sige
Sige. Atensya na, Colonel Carrillo. Di ko lang naman po ako. Dahil ka na nasupog, buray mo, pigpabakal mo. Dali, dali, dali! Dahyan! Ito ba isa, sir? Le! Ito ka yan! Buka! Buka pa! Ano? Salita ka! Sige, wala po. Sino? Wala po. Ha? Wala po akong alam. Sino ang amo mo, amang? Wala po akong alam, sir. Hindi ko po alam yun. Wala po. Salita ka na! Wala po akong alam, sir. Mawawan ako, sir. Hindi ko po alam yun, sir. Wala po akong alam. Pag hindi ka nagsalita, makakatikim ka ng pansit na pako. Sino ang amo mo? Sino? Si Alvarez po. Si Nanting Alvarez po, sir. Sige na, lakad na! Ikaw, lakad! Tuma! Sige! Lakad na! Sige! Sige! Bilisan na! Sige! Sige! Dali! Sige na! Sir Abilesia. Daba! Pa itong hangganan. Marami akong salapi. Hindi mo mabibili ang katarungan. Habang ako ang batas, mabubulo ka sa bilangguan. Babalikan kita, Tomas. Babalikan kita. Hihintayin kita, Alvarez. At sasalubungin pa kita ng banda. Pero tinitya ko sa iyo, ang tugtog ay ponebre. Hmm.
Ang pagpupulis ay hindi simpleng propesyon na doon ninyo kukunin ang inyong ikabubuhay. Ito'y isang profesyon na sa anumang sandaling kailangan ibuwis ninyo ang inyong buhay ay gagawin ninyo. Pinasok ninyo ang pagpupulis. Kaya simula sa araw na ito, hindi na ninyo pag-aari ang inyong sari-sarili. Hindi na ikaw si De La Cruz. Hindi na ikaw si Reyes. Hindi na ikaw si Karingal. Ikaw na ang batas. At bilang batas, kinakailangan sa bawat sandali, pairalin ninyo ang hustisya. Pantay-pantay, walang kinikilingan, kasi hoda kung sino ang masaktan. Come in. Lieutenant Reyes reporting for duty, sir. Sir, special order. I'm proud of you, Reyes. Thank you sa paggabay niyo, sir, sa akin. And this is your special order, assigning you to my personal staff. Thank you very much, sir. Sit down. Thank you, sir. Ano, Reyes? Matino ka na ba? Yes, sir. Good. Sa bagay may kasabihan, kapag ang isang masama ay nagpakabuti, mabait pa sa dating mabuti. Yun ang dalawang anak mong lalaki. Pangaralan mo nga, ha? Kalimutan na nilang lahat, huwag lang pagsisimba. Pareho kasing puyat kagabi eh. Kahit na, ako nga, napatong-patong ang problema ang inaharap, hindi ko nakakalimutan sumamba. Sila pa kaya? Sabi nila, mamayang hapon sila magsisimba. Ah, buksan todo ang salamin, para hindi kayo pawisan. Alam niyo ba, Papa, yan, sina Jessie at Abby talaga umiiwas lang yan. Umiiwasan? Eh, di magtutulak! Tulad niyan, ayaw na naman mag-start! O sige, kayong dalawa, umaba kayo at tulak niyo. Ano? Walastik naman, oh! Papa naman, mawawala kami ng poise. Ang dami-daming tao. Hindi poise ang kailangan dito, kundi push! Push! Itulak nyo! Baba na! Papa, nakakahiya! Gusto ba niyo sinturunin ko muna kayo bago kayo magtulak? Ano naman, eh. Ikababaeng tao nga naman yan dalawang anak mo, eh. Bakit? Masama ba ang magbanat ng buto? Hindi na nga! Kayong dalawa, baka kala niyo hindi ko kayang pausukin ang puwit nyo. Tulak na! Sabi ko sa'yo eh. Magaling to eh. Gusto niyo subukan? Meron pa nakabaon doon. Ang ibig mo sabihin, pipisiling ko lamang ang frequency dito sa radyo. Sasabog na yun? Subukan mo. Anong frequency? 626. Sobrang lakas! Kaya sobrang galing eh. Tumahimik ka rin ha? Boss, bakit mo ba ako pinatawag? Nakikita mo yon? Ang ganda, boss, ah. Gusto kong lagyan mo ng bomba ang kotse niyan. Arreglado po. Boss, masyado mahal yan, ah. Hayaan mong maging mahal ang kamatayan ni Karingal.
Apoy, bilisan mo lang ang paglilinis niyan at gagamitin ko mamaya. Oo ba? Hindi na! Hindi mo pala! Baligo ka! Baho mo kasi! Magandang araw ko. Ito ba ang bahay ni General Caringal? Oo. Bakit? Eh, i-deliver ko itong bagong kotse niya eh. Bagong kotse? Oo. Papa! At sino ho yung kotseng binili niyo? Anong kotse? Niloloko niyo ba kami? Ansa na ho sa labas, tumating na. Tom, ano ba? Ganda-ganda ho eh. Wala akong binibiling kotse. Ansa na ho? Niloloko niyo pa kami. Halina kayo, sige na. Dali! Magandang araw po. Akin ba ang kotseng yan? Eh, sa inyo ho nakaresibo at saka nakarehistro ang kotseng yan eh. Teka muna. Pakipilma na lang ho. Teka. Wala akong binibiling kotse. Sana kukuha na pambayad yan. Bayad na ho yan. Pakireceive na lang ho. Aba, malaking misteryo ito. Sino nagbayad? Hindi ko alam. Ang trabaho ko lang ho eh, delivery ito. Pakipirmahan lang ho itong... Teka. Pipirma ako riyan na wala akong kamalay-malay. Akin na ako mag-receive. Baby! Papa, nandito na ang kotse. Nasa atin ang resibo, bayad na. Saka na natin problemahin kung kanino ito nang galing. Iwanan ko na ho itong mga papeles ng kotse. At saka ito hong susi. Akin na. Sandali lang. Kung meron lang ho kayong gusto malaman, tumawag na lang ho kayo sa opisina. O sige, tatawagan ka na lang namin. Hanggang kailan tayo maghihintay dito? Relax ka lang, Baldo. Ang bilin nyo po sa akin. Popostehan natin ito. Ipiyakin natin na skaringal nga sa kayo ng kotse. My road test. Papa, pasama. Mamaya ka na. Pa! Pasama! Pa! Sige na. Papa naman eh. Sige na! Tiger 1, this is Tiger 2. Come in, Tiger 1. Go ahead, Tiger 2. Boss, si Caringal, sakay na kanya kabaong. Papunta na siya rito. Bakit ang tagal? Dadaan din yan. Oh. Ganda ng tunog ah. Kamusta performance pa? Maganda nga sana. Problema lang, hindi atin. Atin yan. Itong rehistro. Papa naman atin yan. Come on, Reyes. Let's finish our breakfast. Jimmy! Babayin mo. Pag lumabas sila sa kanto, sabihin mo sa akin, ha? Oo. Uy! Saan ka pupunta? Sandali lang, i-road test ko lang. Marunong ka ba niyan? Oo, marunong ako. Tinuruan ako ni Mercy, eh. Uy! Bilisan mo, ha? Oo, susunod ako. Susunod ako, sige. Ingat! Oo, mag-iingat ako. Marunong naman ako, eh. Reyes, may ginawa ba tayo ng pabor? Basta't marami. Yes, sir. Baka gumaganti lang ng utang na loob yung tao. Kaya lang naalala ko lang dyan, sir, eh. Yung kwento sa Greek mythology. Sa Helen of Troy. Tungkol dun sa Trojan horse. Isang higanting kabayo na yari sa kahoy. Ang ganda ng pagkakagawa. Di tinanggap. Regalo, eh. Pinasok sa palasyo. Pagdating sa loob ng palasyo, bumukas yung higanteng kabayo ngayon. Puro soldiers palalaman. Yun ang tumalo sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng kasabihan dyan eh. Beware of Greeks bearing gifts. Baka isang patibong lang. Sir! Tom! Sir! Jesse yung kotse.
ni Rotes o ni Baby papunta ron. God damn it! Ma, bakit ba? Si Baby. Andiyan na, boss. Batayaw! 623, kuya! Ha! Patay ka ngayong karingal. Kuya, rambuli mo na. Rambuli mo na. Sasabog din yun eh. Rambuli mo na. Ayaw talaga. Baby! Baby! Sige, kuya. Ayan, sasabog na yan. Baby! Pumadali! Sige na, kuya! Are you all right? Ma! 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 Kumusta na siya, Doc? She will be okay. Sir! O, ano malita, Cabrera? Nakalatag ng dragnet, sir. At silyado ng lahat na pwede niyong malsutan. Good. O, baby. Huwag mong pababayaan ang mama mo, ha? O, papa. Let's go. Excuse me, sino si Jesse Boy? Ha? Siya ho. Ako ho. May tawag ko kayo sa telepono. Hello? Hello, Jesse? Jennifer? Pumunta ka naman dito. Hindi ako pwede ngayon eh. Sige na naman. Matagal na tayo hindi nagkikita eh. May sakit na mami ko eh. Next time na lang. Miss na miss na nga kita eh. Sige, ikaw rin. Baka hindi mo na ako makita uli. Sige. Hintayin mo ako. Darating ako. Bye-bye. Siguro naman kontento ka na. Huwag kang magkakamali pag dumating dito si Jesse. Sir! Sir! Sir, nakasona na ako sa lahat ho ng kalye. Good. Paano ninyo natin-check na hindi pa nakakalusot si Alvarez? Lumalakas ang presyo pagdating sa itaas. Lahat ng checkpoint, pinaalis. Ang ibig sabihin, narito pa si Alvarez. Huwag kayong makikinig sa kanila. Kung didikdikin tayo ng mga padrino niyang politiko, ibubulgar natin sila. Hindi na makakaligtas si Alvarez ngayon. Asya nga pala, sir. Gusto daw ho kayo makausap ni Assemblyman Daluyan. Importante daw. Tungkol daw saan? Tungkol daw ho kay Alvarez. Magkita daw ho kayo sa Fisher's Reef ngayon. Again. Hindi mo ba alam, Paul, dito? Sino ba kayo? Pulis ako. Pulis pala kayo eh. Hindi ko ba alam mas bawal kayo dito? Nasa presidential decree yan. Tarantado ka! Jesse! Jeep! Yeah!
Sir! Hindi ko sinasadya, sir! Hindi ko sinasadya! Sige! Sa presido ka magpaliwanag! Assemblyman, bakit pag-alagala si Alvarez? Hindi ba nakakulong? Alam mo, Tommy, hindi lamang ako nakikiusap sa'yo. Pati itaas. Ang hirap sa inyo. Kayo ang gumagawa ng batas. At kami naman ang nagpapatupad. Ngayon, pag nilabag ito ng isang kriminal, binibigyan nyo ng proteksyon. Ipinagtatanggol ninyo. Bakit? Nagkakakwarta ba kayo? Ang dapat itawag sa inyo, hindi assemblyman. Tongman. Kolektor ng tong. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, ha? Baka yung kaisa-isang estrella sa balikat mo, maging parol na lamang. Kahit na ibalik ninyo ako sa pinakamababang rango. God damn it, I don't give a damn. And you could all kiss my ass. At sabihin mo sa Alvarez na yan, kapag hindi siya sumuko, isa sa amin ang mamamatay. Ikaw rin. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot! Huwag kang tatayo. Sayang ang polo mo, mabubutas. Excuse me, General. Telephone call. Kay General Ocampo, importante daw. Thank you. Hello? O, padre. Good evening. Si Beno Campo ito. O, padre. Anong balita? Padre, huwag ka sana mabibigla. Bakit? Yung anak mo, si Jesse. Abaril lang isang pulis ko. Ano? Padre, paano bang gagawin natin? Eh, ano pa, padre? May taong nakabaril. Di arestuhin nyo. Padre, nakatakas eh. God damn it, padre. Bakit yung pinabaya makatakas? Hanapin nyo, hulihin nyo. Gawin nyo ang trabaho nyo. Padre, konti labig naman. Sorry, padre. O sige. Balitaan niyo lang ako pag nahuli nyo na. Punula ako rito ngayon eh. O sige, padre. Sir, may emergency call tayo. Si Alvarez na hold sa checkpoint. Anong balita? Napakiusapan namin hintayin ang desisyon mo. Matigas eh. Mukhang hindi mabablaf. O ano nanding? Hawak ko anak mo! E ano ngayon? Palusutin mo kami kundi papatayin ko siya! Putang ina mo! Patayin mo kung kaya mo! Pero tinitiya ko sa'yo! Hindi kayo makakalusot dito ng buhay! Pa! Wag! Please! Wag! God damn it! Tumahimik ka riyan! Huwag kang bakla! Tommy boy! Ano na naman? Mag-usap tayo! Kung ano ang laro mo nanding, call ako! Lumapit ka! Mahirap itong nagsisigawan tayo! Ops! Ops! Walang armas! Sa likod! Sige! Lumapit ka! Tarantanong bata ka! Puro sakit ng ulay binibigay mo sa akin!
Pag nagsasalita ako, makinig ka! Makinig ka! Ha? Ha? Ubo! Tama na! Ngayon ang ding, anong deal? Palusutin mo kami. Makalayo-layo lang kami ng konti. Makakawalan ko itong anak mo. Paano ko masisiguro na hindi ka sisira sa salita mo? Iiwanan ko sa iyo itong bata kong ito. Ha? Bakit ako? Ano? Kakausapin ko muna mga tauhan ko. Reyes. Yes, sir. Kikilos tayo. Paano, sir? Palulusutin natin sila. Yan din ang idea ko, sir. Pagdaan nila, uupakan natin. Madadamay si Jesse. God damn it. Sumunod ka na lang. Reyes. Sir. Sa'yo yung driver, sa akin si Alvarez. Kayo dyan. Birahin niyo yung kotse nasa likod. Yes, sir. Sir, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napatay ko si Jesse. Ngayon pa lang, pinatatawad na kita. Reyes. Okay, men. Alisin na yan. Baba na. Iba na lang, boss. Baba na, sabi eh. Eh, baka hindi na ako pakawalan, boss. Hindi pwede yung kundi papatayin ko ito. Boss, wala ko bayaan, boss, ha? Baba na, sabi eh. De Dios. Sir. Kunin mo. Yes, sir. Bards, paglagpas natin, pakamos ka naman. Jesse? 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 Papa. Anak. Anak. Are you all right? Jesse? May tama ka? May tama ka? Papa! Thanks, God. Ben, isinusuko ko ang anak ko. Pa, wala naman ang kasalanan eh. Binantanggol ko ang sarili ko. Hindi ikaw ang dapat magsabi niyan. Ang batas na ang bahala sa kanya. Tom, saludo ko sa iyo. Pinasok ko ang propesyong ito. Kailangan panindigan ko hanggang sa huling sandali ng aking serbisyo. Oteleng, pahinga ka na muna at
Magpapalit pa ako ng uniforme. Kailangan bumalik ako sa headquarters. Maraming trabaho naghintay sa akin doon. Isinugal mo ng buhay ng anak mo. Pinakulong mo pa. Pagkatapos, eto ka ngayon at basta ka nalang aalis uli. Para bang hindi ako galing sa sakit na kailangan damayan mo? Tom, nasa na ba ang puso mo? Pati na ba dyan sa dibdib mo? Hindi na dugo ang dumadaloy, kundi batas pa rin. Pa? Ma? Nag-away ho ba kayo? Hindi. Nag-away ba tayo? Nagmamahalan kami. Akala po kasi namin eh. Hindi naman pala eh. Sige ho. Ray 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 ray. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we could do. Oh, maupo ka na rito. Ah, ikaw ang maupo. Ha? Huh? Sit down. Maupo. Relax. Hindi pa sabi ko sa inyo, ngayong gabi, pagsisilbihan ko kayo, so relax. Your glass. Your glass. Talaga to si Papa, oh. For baby. For you. Thank you. And for me. Ayan. Hi, Ma. Hi, Pa. Hi. Ay, ano to? Alam mo, baby, okasyon ito ng pagbabalik ni Karingal sa kanyang pamilya na matagal na niyang napabayaan. Ang gabing ito, ay pupunuin natin ang kasiyahan at musika. Everybody's gonna sing. Huh? Sing? Sige, Papa. One, two, three. Sing! Once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dream of all the great things we could do. Everybody sing! Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever in the day. We'd live the life we choose, we'd fight and never lose. What we are, we should have our way. Rushing by us, cost us stormy notions on the way. If by chance I see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the love days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose, we'd fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Lie, 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 lie. Pa.
lumabas sa investigasyon. Pinakanalan pala ako ni Alvarez sa mga tarantahan ng pulis. Sila na bulok sa kalabuso ngayon. I'm sorry, son. Don't be sorry, pa. Napag-isip-isip ko na yan eh. Dahil sa ginawa mo, ikaw pinakadakilang ama sa balat ng lupa. Okay, kain na na. Mercy? Uy. Pa. Wow. Hello? Yes. Yes. Pupunta ako riyan. Aalis muna ako sandali. May pupuntahan lang ako. Eh, paano itong hinanda mo? Sabay-sabay natin kakainin yan. Babalik ako. Bagay pala sa'yo, Cookie. Tom? Babalik ako. Ano ba? Bagal-bagal mo, bilis mo. Kailangan mayari natin ngayon hapon ito si Karingan. Relax ka lang, pare. Ang lapit lang ng Fisher's Reef eh. Mga 3 minutos lang, nandun na tayo. Don't panic, pare. Yeah. Parang hindi mo to gawain ng araw eh. Hello, Quezon City Police Department. Hello, sir. Si General Karingal ho, papatayin. Hello? Sino to? Nanganganib buong buhay niya. Inaabangan ho siya sa Fisher's Reef Restaurant. Fisher's Reef? Hello, sino to? Sino to? Huwag na ho kung mag-aksaya ng panahon. Pumunta na kayo ngayon din. Hello? Hello? Saan ho tayo, sir? Sa Fisher's Reef. Halika, Cabrera, sumama ka sa loob. Huwag na lang, sir. Naka-uniforme ako, nakakaya eh. At saka gagawin ko pa ito eh. Nagluloko oh, mula kanina. Bukas mo na ipagawa yan. Utusan ako ni Assemblyman para hintayin kayo rito at sabihin siguradong darating siya. Tila meron kayong importanteng bagay na pag-uusapan. Hello? Yes, boy! Yes, boy! Si Resto! Si Sir! Kaalis-alis lang eh. May tumawag sa kanya. Saan daw pumunta? Ewan ko. Pero sabi, babalik ka agad eh. Ganun ba? Hello? Hello? Reyes! Fisher Street. Santos! Mendoza! Sir! Halika nyo! Ketua! Cruz! Saan mo may mga bata mo? Halika! Bilis! Pwede mag-request? Sure. Thank you. Patatagal lang pa pa siya. Babalik pa ako sa bahay. Ah, sir. Darating na ho yun.
This song is a requested song and is specially dedicated to General Tomas Caringan. Especially for you, sir. Thank you. Something here inside cannot be denied. No. Para, bilisan mo naman. They said someday you'll find a whole lover. Today my love has flown away. I am without my love. And now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say when a lovely flame. Masamang kutob ko, ha? Bakit siya? Para bang... habang papatapos ang kantang yan, palagay ko, ewan ko ba parang may masamang mangyayari. Huwag na kayong magsasalta ng ganyan, sir. Ako na lang, sir. Ako na. Thank you, sir. Talaga. Saan tayo?